People, welcome back to my channel. This is your Mama Zam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C at gumagamit ka ng Oni number 1. Dahil ang Oni isa itong shampoo, conditioner, treatment na may sun protection na rin. At kung gusto mo gumanda ang buhok mo like a diamond star, mag-Oni ka ang tunay na number 1. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, ang bilis ng araw, Thursday na, no? Parang kailan lang ay Monday, ngayon Thursday na. At malapit na nga mag-Christmas. So, are you excited, guys? Ako excited ako kasi wala lang Christmas. Alam niyo naman, ang Pasko ay isa yun sa mga importanteng araw sa atin lahat. Kaya dapat yung pinagdiriwang at talagang hindi pinapalagpas ng bonggang-bongga. Minsan lang magpasko, ano ba, mga marit, kumpare. So, dapat talaga ipagdiwang natin yan at magpasalamat tayo sa Panginoon na may kapal. Kung hindi kayo nagdadasal, mag-thank you kayo sa Pasko. Di ba? Kasi sa sobrang dami ng blessings na dumarating sa buhay natin lahat, dapat magpasalamat tayo miski pa paano. Ano ba naman yung simple na salitang salamat, Diyos ko? Di ba? So, yon. So, kaya naman ngayong araw na to, ay nako, marami tayong pag-uusapan na talagang magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Kaya guys, hindi ko na patatagalin. Para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa pasabog ng Vietnam ngayon taon na to dito sa kanilang laban sa Miss Universe? To be honest guys, costume pa lang pinapakita ng Vietnam. At wala pa tayo nakikita na kung ano pang mga eksena niya. Pero naniniwala ako na isa si Vietnam sa isa sa mga magpapasabog sa intablado ng Miss Universe ngayong taon na to. Maganda si Miss Vietnam, simplihan lang yung galawan niya, pero nakita naman natin sa presentation niya ng kanyang natkos, di ba? Talagang nandoon na pinagandaan at pinagplanuhan nila ng bonggang-bongga yung kanilang ilalaban sa Miss Universe. Oh, so, ibig sabihin nun, handang-handa ang Vietnam para sa kanyang competition. At nakita naman natin yung mga materials na ginamit, di ba? Talaga namang pasabog, walang sinabi si Lakshmi. Charot! So, yon. So, ewan ko, tignan natin kung ano ang ipapakita ng Vietnam, kung kaya niya bang pantayan yung mga nagawa ng Miss Vietnam sa Universe noong mga nakaraang taon, at kung aariba nga ba o dito na magtatapos ang kanilang pagpasok sa semifinals. So yan yung aalamin natin. So ako, para sa akin, ang nakikita ko naman na handa naman at lumalaba. At maganda yung Miss Vietnam ngayon, huwag yung isnoben, di ba? So, yon. So, tignan natin ngayon pala, i-congratulate na natin siya ng bonggang-bongga. Para sa sumunod na chika, sabing ganon, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pasabog ni Miss Venezuela sa kanyang swimsuit round? Charot. Di ba? Yung iba nagpapasabog ng natko, sa kanya naman swimsuit naman yung pinasabog niya yesterday. Ang masasabi ko kay Amanda the Dumel, wow! Ang sexy, ang elegante, magkasing katawan tayo. Charot! So, yun. Ako, para sa akin, isa to sa mga nakakatakot na kandidata, sa totoo lang. Kasi, syempre, hindi natin alam kung ano bang ibubuga niya nung bonggang-bongga sa Miss Universe. At nakita naman natin yung kanyang mga eksena na talaga namang, ay nako, masasabi ko, fresh overload ang lola mo. Medyo elegante yung dating at parang feeling ko na medyo nakakatakot talaga siya sa competition ng Miss Universe. Alam naman natin si Miss Venezuela na ando doon sila ngayon na parang talagang laban na laban sila. Gusto niya ibalik ang pagiging powerhouse nila. Ayun yung naramdaman ko sa kanya. Kasi after ng mga ilang Venezuela na inilalaban nila sa Miss Universe na talagang naliligwak, parang eto talaga yung determination niya. No, makakarating ako hanggang sa dulo ng laban. Kaya yan yung aabangan natin kay Amanda the Dumel, kung makakarating nga ba siya sa dulo ng laban. Lalo na sinabi niya,
isa siya sa mga magiging last to stand din sa competition ng Miss Universe. O, di ba? Ganun siya ka-confident sa sarili niya. Pero ang tanong, magugustuhan ba ng judges yung mga drama na gagawin niya sa entablado ng Miss Universe? Yan ang aabangan natin kay Miss Venezuela. O, di ba? Para sa sumunod na chika, sabing ganon, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa reaction ni Miss Universe 2011 na si Laila Lopes? Tama ba? 2011 ba yan? Yon. Na nag-react kay Celeste Cortez sa kanyang pa-miniskirt na para daw belt. Di ba? Nakakaloka. Ako para sa akin, she's a Miss Universe. Sana maganda yung mga reaction na sinasabi niya. Hindi yung pumapatol din siya doon sa mga, alam mo yon, yung mga, kung ano yung mga nire-release ng mga picture ng tapos mga Latinas, di ba? So sana nandoon lang siya sa, focus din lang siya sa kung ano yung maganda niyang sabihin. Hindi kasi yung parang, yes, nag-comment ka, pero parang nakaka-insulto naman yung dating. Sana huwag mo kalimutan na minsan ka rin naging kandidata dito sa Miss Universe at alam mo kung paano maging kandidata at gaano kahirap maging isang kandidata ng Miss Universe. Di ba? At alam mo din na kung ano yung mga dapat suotin at hindi. Pero syempre, nandoon na sana matuto kang rumispeto kung ano ang kasuotan ng ibang tao. Charot! So, yun. Ayun kasi, para sa akin, eh, gusto ni Celeste Cortez na ganun yung outfit niya. Pero hindi mo naman na kailangan pang sabihin na parang belt. Kasi nakikita din naman namin yun. Pero nandoon na, respeto na lang talaga. Di ba? So, yun, nakakaloka kasi. Parang Miss Universe pagkatapos ganyan yung reaction. Ako, gusto ko pa naman siya. Ang nakakaloka din, talaga nakisawsaw pa siya doon sa mga pagpipiesta ng mga Latinas na chikadora dito kay Celeste Cortez. So, parang nasaan na yung pagiging Miss Universe mo, te? Kung isa ka sa mga nagko-comment ng hindi maganda. Sana ano lang, ano doon lang tayo sa kung ano lang yung nakikita natin na magandang advice doon sa kandidata na nakikita mo na lumalahok ngayon dito sa Miss Universe. O, di ba? Sayang pa naman. Paborito ko pa naman to si Laila Lopes. At isa to sa mga talagang gustong-gusto ko. Pero yun, nakita ko na siya. Ngayon, hindi ko na siya gusto. Charot! So, yun. So, para sa sumunod na chika, sabing ganon, Mama Sam, anong masasabi mo na tinitira ngayon ng mga Latinas etong si Celeste Cortez? Siyempre, nandoon na parang natatakot sila na nakikita nila yung ganda na meron si Celeste Cortez. Dalawang klase lang yan. Naiinggit, kaya naiirita, or natitread sila kasi ganyan yung reaction nila, di ba? Yung alam mo yun, yung parang natatakot sila na mukhang itong mananalo sa Miss Universe, di ba? Charot! So, yun. So, nandoon na huwag yung pag-inita si Celeste Cortez. Kung feeling naman nila na magaling yung kandidata nila, eh, go! Di ba? So, wala namang problema doon. Eh, di magpasabog kayo ng bonggang-bongga at lumaban ng mga kandidata ninyo ng patas, magkaalaman sa dulo ng laban kung sino nga ba talaga yung magaling na kandidata. I'm not saying na magaling si Celeste Cortez, ha? Nandoon din ako na natatakot din ako para kay Celeste Cortez. Pero, ano doon naman sa punto na parang mali naman niyang pinagpipiestahan ninyo si Celeste Cortez yung mga chika-chika ninyo. Charot! Para namang ano, para namang tawag dito, below the belt kasi yung mga tinitira nila. Saka, grabe ha, talagang kalkalim pa yung mga baho ni Celeste Cortez. Ito naman si Celeste, sana kasi mag-focus ka na lang sa training mo. May pang-miniskirt ka pa kasi ayan tuloy. Pinagpipiestahan ka nila ng bonggang-bongga ng mga inggitera. Charot. Ako kasi siguro nandoon kasi it's competition is on. Tapos yung mga kandidata, kanya-kanya ng pasabog. Pagkatapos, plus yung mga tagahangan, nandiyan na din. Simula na ang pag-iingay, simula na ang pagpipiesta. Diba? Meron pa nga dati, yung taga Puerto Rico, sinira niya yung plug ng Pilipinas dahil sa sobrang bad trip niya. Sinapak niya pa nga nyata yung ano, diba? May mga ganong eksena pa sa competition, kaya nakakatakot. Kaya para sa akin, ay nako, ingat-ingat lang tayo at sana kontrolin din natin yung mga sarili natin. O, di ba nangyari yung 2019? Parang ganun yata. O. So, yun. So, tignan natin kung ano ang mangyayari at kung ano yung ipapakita ng mga kandidata dito sa Miss Universe. At yung mga Latina, syempre, intindihin na lang natin sila. Alam naman natin na
talagang titirahin nila ang pambato natin kasi tayo ang malakas. Charot! At syempre, hindi nila titirahin si Lakshmi kasi hindi naman malakas. Charot! So, yun. So, eto na. Diyos ko, speaking of Lakshmi, kahapon, Diyos ko, nagpasabog na ang anak-anakan ko ng bonggang-bongga doon sa kanyang presentation. Pinakita niyo yung kanyang evening gown na gagamitin. Siguro yung mga gagamitin niya sa, ano, tawag dito, sa Miss Universe. At syempre, yung kanyang national costume na talaga naman, ay, nako, ang bongga. So, hindi ko lang naiintindihan kung saan inspired yun. Sabi, para sa barko niyata. Mukha siyang Encantada. Di ba? Para siyang isa sa mga kalaban ng Encantada. Karon. So, ang ganda. Natutuwa ako doon sa Natcos na naano nila. Talagang very strong ang ipinapakita dito ni Celeste, ni Lakshmi. And then, I think, ang Indonesia nung sa Miss Earth, ganyan din yung ipinakita, di ba? Warrior din. At nanalo silang Best National Costume. So, itong si Lakshmi, tingnan natin kung mananalo din Best National Costume. Talagang meron pa siyang pa sword na lalalaman. Oh, talagang iba talaga ang dating ni Lakshmi. Sobrang ganda. Kahapon, talaga yung kanyang mga transition. Oh, panalo, di ba? At yung kanyang evening gown, walang pinagbago. Charot. So, yun. So, I'm so excited for Lakshmi. Sa totoo lang. Kasi prepared din ang yung lola ninyo. At ayun na nga, laban na siya. Talagang sabi niya, lalaban ako sa Miss Universe. O, tingnan natin kung hanggang sa makakarating niya si Lakshmi. At kayo, ano naman masasabi niyo sa presentation niya kahapon? Di ba? Nagandahan din kayo. Kayong mga okray kayo kay Lakshmi. Pero gandang-ganda naman kayo sa beauty na meron itong si Lakshmi na papasok sa semifinalist na Miss Universe na baka makarating hanggang sa last two standing. Hindi natin alam yan, di ba? So, yun. So, malay mo naman. Kasi si Lakshmi sa yun sa mga parang nakikita kong strongest candidates dito sa Miss Universe 2022. Siya yung nakikita ko na gagawin niya ang lahat. Lumaban lang siya ng bonggang-bongga. Oh, ready ka, Gaisel? So, yon, so, ganun talaga, Miss Universe na. Kayo, guys, ano, guys, ang masasabi ninyo dito sa mga chika natin ngayon na talaga naman nakaka-excite na ang Miss Universe. Kahit ako, hindi na ako makapaghintay kung ano ang mga pasabog na gagawin ng mga kandidata ngayong taon na to sa competition ng Miss Universe. Oh, guys, kayo guys, nagustuhan nyo ba yung presentation ni Lakshmi kahapon? Please comment below para at least malaman ko naman kung anong chika ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon, guys, maraming salamat po sa inyo lahat sa walang sawang support ang binibigay ninyo dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga chika. So yon, guys, maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam!